Buti pa yung sili, kahit mahal binibili. Pero ikaw na pinaasa, di na nga mahal, di pa pinili. Aww. Welcome at magandang buhay mga kakusina. Kumusta po kayo? Huwag niyong masyadong dibdibin yung mga hugot pick-up lines natin ha. Hugot lang yan, huwag ma-pressure. Ngayong araw, gagawa naman tayo ng napakanghang na sauce. Ito yung chili garlic sauce or chili oil. Sa mga mahilig sa maanghang kagaya ko, saktong-sakto ito sa inyo. Pampagana din ito at pampalakas. Kumain. Kaya samahan niyo ako hanggang dulo. Ito yung mga sangkap na kailanganin natin. 1 kilong sili, 4 na pirasong bawang, 2 kutsarang asukal, 1 kutsarang paminta, 1/2 kutsarang asin, 1/2 cup na suka, at 3 cup na olive oil. Umpisahan na natin. Itong bawang, kailangan lang natin itong mahiwa ng maliliit or pino na pagkahiwa. Ito naman yung sili. Kailangan muna nating tanggalin ang tangkay nito. At gumamit lang ako ng surgical gloves. Dahil mahapdi ito sa balat. Baka kung saan mapakamot, nako, mapangiwi. Gagawin lang natin ito hanggang matapos. Ngayon tapos na ito at hinugasan ko na rin. Ang gagawin natin ay i-blender muna itong sili. Pagkatapos natin i-blender, magpapainit naman ako ng mantika dito sa 1 lutuan. Olive oil ang gamit ko dito. Medyo marami ito dahil marami din yung sili natin. Kahit hindi pa masyadong mainit itong oil, pwede na rin nating ilagay itong bawang para maiwasan natin ang pagkasunog nito. Haluin lang natin. Pag nakita natin na medyo golden brown na itong bawang, pwede na rin natin ilagay itong sili. Ahaluin lang natin ang gusto. Nasamahin ang apoy lang tayo ha. Habang hinahalo natin yan, kunting kaalaman muna tayo. Alam nyo ba na pagkain ng sili ay maraming benepisyo ito sa ating katawan? Pampalakas din ito ng ating immune system. Mayaman din ito sa vitamin C at potassium. Nakakatulong din ito pangontra sa high blood pressure. Nagpapaganda din ito ng daloy ng dugo sa ating katawan. At nakakatulong din ito sa pagtunaw ng mga taba-taba sa ating katawan. At marami pang iba. O diba, maganda pala ito sa ating katawan. Kaya mamaya, imukbang natin ito.
At makalipas ang 20 minutes, medyo umangat na itong mantika. Ilalagay na natin itong iba pang ingredients. Ito na yung paminta. Asin. Isusunod na rin natin itong asukal. Hahaluin lang natin. At ito na yung suka. Mahalaga ang suka dito sa ginagawa natin para tumagal ang buhay nitong sauce at para di agad ito masisira. Andito na lahat ng ingredients natin. Itutuloy pa natin ito ng mga 20 minutes pa ulit sa mahinang apoy pa rin tayo. Kailangan lang natin itong tagalan sa apoy para di agad ito masisira dahil panigurado, di naman natin agad ito mauubos. At makalipas ang 20 minutes, pwede na ito. Nanunuot ang anghang sa ilong. Nako, ang sarap. Kung napapansin nyo itong mantika, nasa ibabaw na lahat. Ibig sabihin yan, lutong-luto na ito. Palalamigin lang natin at ililipat natin sa ating lagayan. At ito na ang ating chili garlic sauce. Tara na, mukbang na tayo. Kung nagustuhan mo naman ang video na ito, baka pwede mo itong i-like and share. At kung di ka pa nakasubscribe, pakisubscribe mo na rin ako at pakipindot ng bell all button para updated ka sa mga bago kong upload na videos. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood. Mag-iingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!